Hello YouTube, kumusta po kayo lahat? Ako po si Harry from Pinoy Nomads. At sa video na to ay ipapakita namin sa inyo yung van na tinitira namin dito sa Canada. I hope pag-enjoy po kayong lahat. So taong 2015 dumating po kami dito sa Canada. Nag-apply po kami 2013, and then approved siya after almost 2 years, and then finally nagland po kami dito noong 2015 kasama ang aking pamilya. At hindi po biro yung pinagdaanan naming application, so napakahirap pong pumunta sa Canada during that time, pero awa ng Diyos nakarating po kami dito ng maayos as landed immigrant. Pagtapos po ng ilang panahon, kami po ay nakabili ng bahay, ng sasakyan, at napakasaya namin kasi yun naman talaga yung gusto natin, di ba? Yung tinatawag nilang North American Dream. So. Pero habang tumatagal, sapagkat ang bahay dito ay hindi mo mabibili ng cash, napakamahal, at yung sasakyan, puro utang yun. Kaya nakahiyamang sabihin ay nabaon kami sa utang. So yun ang masakit na reality, na ang akala ng iba na nasa Pilipinas na pagka nakapag-abroad ka na ay talagang mayaman ka na dahil may bahay ka, may sasakyan. Pero hindi nila alam na lahat yun ay kinukuha natin sa bangko. So guys, dumating kami sa point na napagod, na burnout na kami sa ganitong buhay na we're just living paycheck to paycheck. So halos lahat ng pinagpaguran mo, yung pinagtrabahunan mo, napupunta lang pambayad lang ng bills. So guys, naisipan namin para makatipid at makalaya nga sa cycle ng living paycheck to paycheck, ay naisipan namin bumili ng van. So, ito guys, yung van namin. Ito ay Chevy Express passenger van. 15-seater siya. V8 yung engine. At ito ay yung extended version ng Chevy Express. So okay guys, pasok po kayo dito sa bahay namin. Thank you.
Okay, so pagpasok niyo po, nandito yung aming paper towel. Nandito yung hand sanitizer. So, yan, para pagpasok ay masanitize agad. Tapos yung sa driver seat dito sa unahan, may dalawang upuan, driver and passenger. So yung common ng mga sasakyan na features. So tapos nandito yung portable toilet namin, lagyan namin dito sa gitna. So automatic siya. So meron siyang tangke ng tubig, tapos nasa ilalim yung gray water niya. So meron kaming fan. Dito ko na rin ilagay yung jungle bolo. Merong knife. Tapos yung spray. Nandito din yung aming pangwalis. So importante kasi nagwawalis ka dito. You are so cool. So yun, madali lang magkalat, pero madali rin lang siyang linisin kasi napakaliit ng space. So yun, ang original flooring po nito ay inalis namin, carpet po ito. Tapos dinagyan namin ng insulation sa loob. Tapos dinagyan namin ng vinyl flooring. So yung sahig na to ay vinyl. So iano mo lang, no, pag sasama-samahin. Madali lang siyang ikabit actually. So pero bago yan, nilagyan muna namin ng plywood sa ilalim. So para pantay yung pagkakalagay. Tapos nilagyan ko nito ng gold line, gold trim dito sa mga kanto. Alright, so yun. Tapos ito yung dresser namin sa kwarto. Nilagay ko rin dito. Yun yung mga nilagyan namin ng mga pagkain. So ito yung mga supplies ng pagkain dito sa loob. Tapos ito yung mga hygiene, shampoo, toothbrush, toothpaste, yun, coconut oil, yung mga perfume, ganyan, or cologne, yun. Tapos may maliit din na bin dito, so nilagay din namin mga kung ano-anong mga, for example, itong off lotion. Importante yung off lotion, lalo na pag madalas kang nasa labas, para hindi ka kagatin ng mga lamok. So ito yung aming stuff toy. Wala pa aming pangalan dito. I don't know. So papangalanan namin one time. So meron kami dito ng baby wipes, Kleenex. So yung Bible, yan, nandito siya. Tapos andito yung laptop ko. Dito rin ako nag-e-edit ng mga videos, tsaka kung nagsusurf ng internet. So meron din kaming diffuser. Napakainam nitong diffuser kasi pwede mo siyang lagyan ng oils, essential oils. Tapos very refreshing, relaxing yung mist na galing dyan, no? So masarap sa pakiramdam. Ayun, so so tinanggal namin lahat ng mga upuan dito. So dapat 15 seats siya. So ilang rows, parang 4-5 rows. So tinanggal namin lahat 'yon, tapos bumili ako ng back seat ng 4Runner. So ito leather seat, galing to sa 4Runner. So dito nakaupo yung dalawang anak ko. Tapos dito yung si Colin, yung aso namin. So 'yan, kasi gusto niya yung tabi ng bintana, kaya nandito siya. So, yun. Ito yung aming fire extinguisher, just in case may fire. Gooseneck lamp. Yun. Meron siyang ilaw. By the way, yung ilaw natin galing sa dito sa, may kuryente tayo galing sa solar energy. May solar panel tayo sa taas, tapos yung battery nga natin sa likod. Tapos dito siya sinasaksak sa inverter. Ito ay 2000 watts inverter, tapos nakalagay siya dito sa may meron kami ditong outlet. So dito yung charging station, power station natin sa part na to.
So aside dun sa power station, meron din kaming power pack. Ito yung power pack, tina-charge namin to pag naka sa may kuryente. Meron siyang USB port. Yung ito din pala, meron dito sa charging station, meron din kaming multiple USB ports dito. Dito kami nagcha-charge ng phone. So ito dito. Dito rin kami nagcha-charge ng laptop, so lahat na electrical. Meron kaming anong tawag dito? Surround sound system dito. Ito yung galing lang din sa bahay, nilagay ko dito na hindi ko sa binenta. Meron siyang speaker, tapos yan, ito yung pinaka speaker niya rin. At yun, masarap din kasi makinig ng music. So malakas yung tunog dito, tapos napakaganda. Very relaxing tumambay dito. So kukonnect mo lang siya sa phone or sa laptop. So halimbawa sa Spotify, so gusto mo makinig ng mga relaxing music, talagang maganda yung tunog. So i-on mo lang siya, i-insert mo or ipa-plug mo yung kanyang para magkaroon siya ng power. Okay, so ito naman, dito nakalagay yung mga camera. May Polaroid camera dito yung anak ko. Ito yung DSLR. So masarap ding kumuha ng mga photography, lalo na sa mga lugar na pinupuntahan namin. So yun, nakalagay siya dito. Tapos sa GoPro. So yung GoPro, wala akong monopod para sa kanya. So ginawa ko yung monopod ng phone. Tinape ko lang nito. Yan. So pwede na rin. Pwede na rin siya, 'di ba? Yan. There we go. So dito nakalagay yung mga camera. Dito rin charger tsaka yung mga lens. Tapos ito yung portable heater, electric heater to siya. So dito sa Canada malamig, lalo na kahit hindi summer, pagka medyo madaling araw, pag naka-hook kami sa electricity, yun, tiniturn on lang namin ng mga 10-15 minutes, so toasty na dito sa loob kasi madali lang namang uminit dito kasi maliit lang yung space na papainitin. Tapos pag wala kaming hindi kami naka-hook sa electricity, meron din kaming body heater. So ito ay propane. So lalagyan mo lang ng propane bottle dito. Tapos i-turn on mo siya. So mag-emit siya ng heat para magkaroon kayo ng heat dito. Magkaroon tayo ng heat dito sa loob. Ito very very helpful, lalo na pag sa outside ka, maraming lamok, so pampatay ng lamok. Yun. Punta naman tayo dito sa Kisame. Ito ay pine tangin grove lang. Madali lang siyang ikabit, so pero nilagyan muna namin ang insulation. So bali may Kisame to, yung original na Kisame ng van. Tinanggal namin, tapos nilagyan ang insulation, tapos nilagyan itong tangin grove. Iano mo lang, iscrew mo lang siya dyan. So pati dito tinakpan na rin namin, plywood lang ito, 3/8 inch plywood. Tapos yun, ito yung ilaw, battery operated lang siya, pupush mo lang ganyan. Yan, may ilaw pa na, so bali tatlo siya pati doon. So pero plano kong ilipat to dito, so tatlo dyan, tatlo dito, tatlo dyan, or baka hindi na dyan, tatlo dito. Yun yung plano. So matagal din yung battery niya. 2AA batteries. Tatlo pala, 3AA batteries. So yun. Etong upuan, sa ilalim niya pala ay nilagyan ko ng mga drawers. So meron siyang malalaking drawer dito sa baba. Ayan. So lalagyan ng mga kung ano-ano. Ayan. Charger. Dito nakalagay yung headset. Kung ano-ano.
Tapos, yun. Makalat pa siya ngayon. Kailangan pang i-organize. And then, dito naman tayo sa bed. Yung bed ay, so yun, bababa mo lang to. Tapos, tatanggal mo sa likod. So may latch dito. So pababa siya. Habang ganun. Ito pang isa. Bababa mo siyang ganun. Yun. So yan na yung bed. Pwede twin bed lang siya. Kasi yung dalawang tao. So yung size nitong van nasa 6 feet. So pwede kaming matulog ni Mrs. Jan dalawa. Tapos eto, pwede rin siyang gawing bed. May nilalagay lang kami dito. Wait lang. Nilalagay lang namin yung isang maleta dito. Tapos nilalatagan namin ng cushion. For example tong sleeping bag. Lalatag mo lang tong sleeping bag dito para may konting cushion. Nalalaglag yung pantalong ko. Tapos yun. Yan, pwede nang ganyan. Papasok ka lang dito sa sleeping bag. Komportable ka na rito. May unan lang. Higa ka ng ganyan. Yun! Sarap oh! Panalo. Tapos ang ganda ng view. Tingnan mo. May bintana dyan. Pero sa gabi, tinatakpan namin ng reflectix. Tsaka meron din kurtina to.